hi! Hi, Vong! Okay, so for today's video, sasabihin ko po sa inyo kung paano ba pumayat si Aran from 48 kilograms to 40 kilograms in just 3 months. Paano ko rin siya nalaman? Of course, kaya ako po nalaman na naging 40 kilograms siya. Kasi nung nagkasakit siya, inalan na siya sa doctor. So, from 48... We're not going to the doctor. Yes, we're not going to the doctor. Ano ba yung mga naging factor para pumayat si Aran? Para kaya siya pumayat, ang number one kong ginawa is tinanggal ko yung dede niya last December 1, 2021. Tinanggal ko yung dede niya kasi umaabot ng 4 to 6 bottle yung nadedede niya sa magdamag. And super laki niya na that time. After that, so tinanggal ko yung dede niya last December 1. And then yung ginawa ko para hindi na siya dumede sa bottle ay nilagyan ko po yun ng kalamansi. What are you doing? Yan, nilagyan ko siya ng kalamansi kasi ayaw niya nang maaasi. And next po, after kong matanggal yung dede niya, hindi kasi siya pala kain ng rice, mas mabilis na lose yung weight niya. And then, kinat ko rin yung mga sweets niya. Like dati kasi sa isang araw, ang chaki niya umaabot ng 6 pieces. Ngayon, from 6 pieces a day, or 6 packs a day, naging 4 siya, naging 3, naging 2, naging 1, and then, eventually, tinanggal ko na rin siya talaga. Hindi ko po agad yun, isang snap, tinanggal ko lahat yun. It's a process po, kasi syempre, maninibago din siya. And then, lots of activities po. Like, kunyari, dati hindi kasi siya palalabas ng bahay. Ngayon, lagi ko na siyang pinapalaro sa labas para hindi niya naiisip yung food na nagugutom siya. So, number one is, hindi siya kumakain ng rice. Walang tinanggal ko yung sweet niya. Like chocolates, coke, and then more exercise. I eat coke and chocolate, right? Yeah, why? Because if you eat your chocolate, if you drink coke, what will happen to you? You'll get what? Yes, yun po. Sinabi ko rin sa kanya, if you drink this one, yeah, she'll get bigger and bigger and bigger, and that is bad. Yes, ayun, tumatak na rin sa kanyang isip po yun. You want to be bigger? No, ayan. So, yun lang po talaga ha. Walang dede. Less rice, less sweets, of course, lots of activities po. That's yun talaga na nakatulong. And then, yun lang naman po yun. Aside from that, wala na. Wala na akong ibang ginawa. I'm so thankful na nakita ko kahit pa paano yung result. Okay, yung result. Mama, I'm shaking Michelle. Okay, wait. Anong nangyari sa kanya? Okay, so let's bye-bye to them na. Okay, thank you. Wait, happy 3 million views on a Facebook reel. Sana po sa mga mommy, na-inspired ko rin po kayo. At dun sa ibang mas mga super sama ng comment nyo, try nyo kaya maging mommy din. Okay po, ah. I am not perfect, of course. So, because, syempre, tao lang din naman po tayo. Nanay lang din tayo na parang gusto natin ibigay lahat para sa anak natin na kahit alam nating mali. Pero, ang kagandahan naman po kasi nun, pinaprocess na rin natin siya. At nakikita na rin naman po natin yung results. So, sa mga mommy na may mga obese na anak po, doon ano po, it's a process po. Okay, so thank you for watching. Please like, share, and subscribe to our Isabella Show. Thank you! Say bye-bye! Bye-bye!